Bukod sa Creamline, isa pa sa koponan na may napakataas na tsansa sa Final Four ng PVL ay ang Petrogas, habang on the line din ang Signal. Ito ang Petrogas at Signal na posibleng tumapo sa Creamline Championship. Angels target bawiin ang Corona. Petrogas and Signal preview. Pero bago yun mga ka-V-heads, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated ka sa aking latest videos. Dalawang bigating teams ang mas bumigat pa this season matapos ang pre-season recruitment ng Petrogas at Signal. For the last few years, itong dalawang koponan nga ang ilan sa pinaka-successful teams sa professional volleyball ng Pilipinas. Halos consistent Final Four appearances rin ang nakukuha ng Signal at Petrogas every season. No doubt na kinatatakutan rin talaga sila ng bawat teams. Isa pa, solid na rin ang pagiging cohesive ng teams na ito knowing na intact ang core ng parehong teams for the last few years. Anyway, may ilang changes, additions, and bawas ng players ang dalawang koponan for this season. Unahin na natin para sa Petrogas. Nadagdag sa kanilang roster sina Ethan Arce, Joy Dacoron, Myla Pablo, Mitch Morente, at Van Sickelbrook. Magbabalik na rin si MJ Phillips. Nawala naman sa lineup sina Des Clemente, Heather Ginoo, Zier Vasho, at Rania Musa. Nagkaroon rin ng coaching changes mula kay Coach Timmy Santo Tomas at ngayon nakuha nila ang serbisyo ng Japanese mentor na si Coach Koji Tsuzurabara. Medyo malaki-laki nga ang pagbabago sa Angels for this season, lalo na sa sistema ng team dahil for sure, Japanese style ang ipapasok ni Coach Koji sa sistema ng Angels. Advantage ng team ay syempre malalang improvement mula sa sistema ni Coach Koji at lamang pa rin sila sa pagiging veteran kumpara sa ibang teams. Malaking advantage rin sa team ang addition ni Brooke at syempre ang comeback ni MJ Phillips na parehong magiging big factor sa kampanya ng Angels dahil mala imports na rin ng caliber itong dalawang players na ito. And still nasa lineup pa rin ng veterans and mainstays na sina Sabete, Palma, Cheng at syempre si Aiza Pontillas. Disadvantage naman ng team ay ang pagbabago mula sistema hanggang chemistry dahil hindi magiging biro ang adjustment ng koponan. Malaking challenge rin para sa liberos ng team na ito na maging consistent. Pero overall para sa akin na halos sure na nga talaga sa Final Four. Etong Petrogas, dagdag pa ang moral na nakuha nila mula sa PNBF Champions League Championship. Petrogas possible starting 6, Brooke Van Sickle, Jonah Sabete, Aiza Maiza Pontillas, Remy Palma, MJ Phillips, Janelle Cheng, and Jelly Tempiatura. Moving on sa Signal, consistency is the key para sa team na ito. Nadagdag sa team sina Joe Fernandez at Don Macandili Katindig, abang nabawas naman sina Bia General, Jerry Lee Malabanan at Angela Nunag. Pero ang pinakamalaking bad news ay wala nga sa lineup ng Signal sa PVL website ang former captain na si Rachel Andakis na naibalita noon na may coaching camp sa Amerika. Advantage ng team ay ang fit na sistema ni Coach Shaq de Los Santos sa koponan at ang stronger chemistry dahil ilang taon na nga silang magkakasama itong core ng Signal. Napatunayan na rin nila ang skill level ng team at nadagdagan pa yan with Don Katindig. Maganda rin ang patuloy na redemption ni Vanny Gandler. Disadvantage naman ng koponan ay ang lilo sa performance ng kanilang former best middle blockers with Rose Doria and Ria Meneses. Inconsistent na nga kanilang laro habang hindi rin consistent ang performance ni Cez Molina sa preseason tournament. Overall malaki pa rin naman ang tsansa ng team sa Final Four dahil ilang beses na rin nila yung napatunayan at nagawa. At muntik pa nga nilang ma-sweep ang PNBF Champions League. Though may choke games talaga na muntik pa silang matalo ng CSB Lady Blazers twice in 5 sets. Signal possible starting 6, Cez Molina, Vanny Gandler, Jovelyn Gonzaga, Rose Doria, Ria Meneses, Jel Cayuna, and Don Macandili Katindig. Anyway, dalawa nga talagang Signal at Petrogas sa mga magiging harang sa tinatangkang forfeit ng All-Filipino Defending Champions ng Creamline noong 2022. Isa talaga sa kontrapelo ng Cool Smashers ang Signal habang ilang taon ng rival ng Creamline ang Petrogas Angels.
Pero sa pagitan ng Signal at Petrogas, ang Angels nga talagang isa sa nakikita kung kayang lumapit sa finals. Magiging mabigat talaga ang epekto ni Brook, Pablo and Phillips comeback at ang coaching system ni Coach Koji. Kailangan lang talaga ma-adapt ng Angels agad ang sistema at bagong adjustments.